Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ngayon ang pag-usapan natin about sa pag-porgod. So, ako, nagtrabaho dito sa Kuwait ng 17 years. Pero after that, ngayon, napag-isipan ko at decided na mag-porgod sa Pilipinas. Hindi madali mag-porgod kasi syempre, matatakot tayo na walang kita doon at tuloy-tuloy yung gastos, pero kailangan talaga at napapagod na ako sa katrabaho, kaya ayun, magpo-porgod na ako at bahala na lang kung anong meron doon sa Pilipinas, yun na lang. So, sa mga kapwa kong OFW na gusto na rin nag-porgod dahil pagod na silang magtrabaho dito sa Kuwait or sa kahit anumang bansa sa abroad, kailangan lang din na may ipon konti, pero tatagan lang din ang may konting kita doon sa Pilipinas kahit papaano para makasurvive pag-uwi. At kailangan din na paghandaan natin yun kasi lalong-lalo na dito sa Kuwait, wala talagang forever sa abroad. Kaya walang citizenship, kaya kailangan talagang mag-isip din ng paraan para umuwi man sa Pilipinas kahit papaano may kunting kita. So ako naman, sa katagal-tagal ng 17 years dito, nagsasawa na kasi ako paulit-ulit na lang yung trabaho, wala nang trabaho, tulog, trabaho, ganun lang. So kailangan din na mag explore ng ibang environment. Kahit medyo risky, okay lang. Kaya ganun talaga, kaysa kahit naman tumanda dito sa Kuwait, kahit risky yung pag-forgod, pero ganun talaga, kailangan nating umuwi na sa bansang sinilangan. Kasi wala namang citizenship dito sa Kuwait, at kahit na tumanda tayo dito, wala din. Uuwi at uuwi tayo sa Pilipinas, so ayun, ako una nang uuwi kasi magpapahinga na, napapagod na sa kakatrabaho. Kaya sa mga gustong uuwi din, kailangan na meron kayong paghandaan din ang pag-uwi. Magbigay ako ng mga tips paano kayo makapag-porgod sa Pilipinas. Unang-una, bayaran po ninyo lahat ng inyong mga utang. Kailangan walang utang kayong umuwi sa Pilipinas. Kasi syempre, pag may utang kayo, paano ninyo mabayaran yung utang nyo kung wala naman kayong trabaho pag-uwi sa Pilipinas? Tapos, kailangan din na kahit paano meron kayong konting ipon. At saka maghanda ng may pagkakikitaan pag-uwi sa Pilipinas kahit konti lang. So ganun talaga ang buhay kasi kailangan din natin na uuwi sa Pilipinas. Kahit gaano tayo katagal sa abroad, pagpagod na sa trabaho at hindi na kayang magtrabaho, uuwi at uuwi tayo ng Pilipinas. So, sana meron kayong mga napulot na aral sa pag-porgod at paghahandaan nyo rin kung kailan kayo mag-porgod sa Pilipinas. Good luck na lang sa ating lahat.